Nakausap ko po si retired SPO3 Arturo Las Cañas na nasa Singapore ngayon. Gate ng dating pulis na tumistigo tungkol sa umano'y Davao Death Squad. May mga ebidensya pang makukuha sa mga pinagtapunan nila ng bangkay. Ikinuwento rin niya ang pinagdaanan sa immigration bago makaalis ng bansa. Narito ang aking report. Kung dati ay tanggap na ni retired SPO3 Arturo Las Cañas na maaari siyang patayin dahil sa kanyang mga isinuwalat laban kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa tinaguriang Davao Death Squad o DDS, aminado ngayon ang nagpakilalang DDS member. Kaligtasan ng kanyang buhay ang dahilan kung bakit siya lumabas ng bansa at nagtungo sa Singapore. Okay, ibig sabihin na tatakasan ko yung mga sinabi ko sa Senate. Ang una pong ano ko is isa po talaga yung siguridad ko. Paano ako makatestify kung patay na ako? Kwento ni Las Cañas, hindi naman siya nahirapang lumabas ng bansa lalo pat wala naman siyang pending na kaso. Sandali lang naman daw siyang pinaghintay pagda niya sa immigration nang makita ang kanyang pangalan. Almost yata mga 15 minutes. And then pinabalik ako doon sa counter. And then nagsabi yung immigration officer sa akin na pasensya na po. So sabi ko okay lang. So yun po. Wala naman, walang tinanong sa akin kung ano. Wala, basta yun lang, mag-check na sila, may tinawagan sila. Tumanggi ng sabihin ni Las Cañas kung sino ang tumulong sa kanya para makaalis at kung sino ang gumagastos para sa kanyang pananatili sa Singapore. Sa ngayon, hinahanda raw niya ang kanyang sarili sakaling kailanganin niyang tumistigo. Kasama na rito ang posibilidad na humarap siya sa International Criminal Court o ICC sa The Hague sakaling may magsampa ng kaso roon laban kay Pangulong Duterte. Sa sarili ko pong nasabi ko na lahat. Pero kung may lalabas na bago ng mga dati kong mga kasamahan, and then ma-repress yung memory ko na hindi ko nasabi, baka po may madagdag pa ako. Hindi para alam ni Las Cañas kung hanggang kailan siya magtatagal sa Singapore. Pero babalik daw siya sa bansa kung kinakailangan, lalo na kapag binuksan ang isang investigasyon sa kanyang mga alegasyon. Gate ng retiradong pulis, may mga ebidensya pang makukuha sa mga pinagtapunan nila ng mga bangkay kaugnay ng kanilang operasyon sa Davao Death Squad. Personal ko pong pagniniwala, yes, intact pa. So meron pa po makikita ang ebidensya dito? Meron po. Bagamat hindi pa rin lumalabas ang iba pa niyang kasamaan sa DDS, paniwala ni Las Cañas, naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon. Meron mga dati kong kasamahan, meron silang, siyempre pangamba din sa buhay nila. And then, nagpahiwatig na lalabas. Pero sa ngayon po, wala na po akong contact.